Yung aking bagong chicks. Ayan. Ang lakas nila kumain, guys. Oh. At saka, ayun, ang sisigla nila. Ayan. Pinapailan po sila ng electrogen. Ayan. Ayan pa ako nakaog, sir. Ang bilis, ang lakas sila kumain. Wala kayo naglubog na, no? Kaon yung trend ba? Kaon yung trend? Wala, Joy. Kaon yan eh. Jadi mo kaon. Okay siya kayo. Yan yung aming broiler cobs 500. Oh guys, muna ito ang piso, abribe. Oh, nagwapo sa cob. Ay! Cobs 500. So, oh, nagwapo kayo guys. Oh, may ilang delivery guys. From Cagayan de Oro City. Hanggang kayo ang ilang piso guys na cobs 500. Very good quality. Okay, so, oh. Pagkanindulta kayo sa ito ang cobs 500. Ang pagkapin na, nanay pagkapin eh? Talisado. Pagkapin, matin guys. Ayan yung ilang deliveran guys. Ah, sige, sige. Ganda ng broiler cob 500 naming itong ting sa akin para sa aking farm. We ordered it galing Cagayan de Oro City. So yes, so ang ganda ng cob 500 kumakay sa ito ng piso pa eh. Wala po kayong cob 500 yun, ilang yan to. So muna yung isa guys, ako ang order sa akong farm. Ano ba? Hindi kayo. Ayan. Guys, nandito na ulit yung aking broiler cobs 500. Ano siya guys, ang ako ang bagong cheese karon. So in total 800 ni siya kabuok. Guys, po kayo sa ito ang piso guys. Diba? Po kayo ang itong mga piso. Itong broiler cobs. Diba? Tingnan ko sila. Ito ang dali sa pikas guys. Ito ang dali sa pikas. Tapos sila o. Diba po kayo sa itong piso. Hindi siya akong cobs 300. Karoon rin naabot. Alam yung buntag. Ayan guys, this is our day 3. Old orchard, ikatatlong araw nila ngayon. So ito yung aming 800 broiler chicks. So day 3 na nila ngayon guys. Ayan guys, tingnan nyo guys. Oh. May mga pakpak. may mga puti na yung pakpak nila. Ayan, ang bilis ng development talaga guys ng mga broiler chicks natin. Tingnan nyo guys. Oh. Ayan, tahan natin to dito. Gising. Ayan, minsan guys, ginigising dito kasi tulog lang sila ng tulog. Ayan, wow. Ayan guys, may puti na kayo yung kanilang mga pakpak guys, oh. Tapos dito naman. Woo! How are you here? Ayan, this is So, what's up guys? Na muna siya ang among 5 days old na broiler chicks. So, muna siya guys, kung 800 ka box, so siya, kung nakafollow mo sa gikan sa day 1, muna siya ang amuhang day 5 karong adlawa. So, makita ninyo guys, medyo malaki na talaga sila guys. So, tingnan nyo. Ayan, laki na. More than 100 grams na ito. So, imagine, just 5 days pa lang, more than 100 grams na. Oh, lagko kayo guys, oh. Ah, good. Gawa po kayong nilang klase ba sa itong broiler cobs. So, muna siya ang itong piso. Ito na ito, amuhang siya. Just because, here's another more than 200 heads. Another broiler chicks na to guys. Oh. Ingat kayo.
Okay, napadyudari guys. Ito ang update sa itong 5 days old. So what's up guys? Ang topic natin ngayon kung paano ang tamang pagbrooding. So ang tamang pagbrooding guys is ito. Sa amin yung basis sa ginagawa namin, nilagyan namin ng rice hull. Yan, tapos may 100 watts na incandescent bulb. Yun, yan yung bibigay ng init sa kanila tuwing gabi o tuwing malamig na panahon. Tapos yung water nila. Yan, pinapinom namin ng vitamins. Tapos ito yung aking alternative heater. So pag malamig talaga, may temperature kami dyan, measurement ng temperature. So sobrang lamig talaga, nilagyan namin ng uling yan at syempre apoy magbigay sa kanilang init. Yan, tapos pag sobrang mainit ang panahon, in-open namin yung paligid para maganda yung ambience nila. Hindi sila sobrang iinit kasi namamatay din sila sa heat stroke pag sobrang init. Ayan, that is for 8 days po yan sa brooding namin. For 8 days, transfer na. Ang sisigla nilang tingnan guys. Ayan o, yung aming 1 week old. Grabe, ang sisigla nila. Ayan, wala talagang mga mahina dyan. Yung nga naman o, sisigla. Kakaaliw tingnan itong aming 800 broiler chicks. Ayan. Sobrang sigla talaga nila guys. Pangarap ko lang ito noon, ngayon natupad na yung pangarap nating farm. At saka ang ganda dito kasi napakabilis yung development nila. Basta't masisigla sila, ayun, malakas din, malbilis din silang kumain. Malakas pala, malakas kumain. Ano nga naman yun guys, update sa ating 9 days old. Ayan, nilagay namin sila dito guys kasi masyadong masikip na sila doon sa kanilang brooding area. So from brooding area kahapon, yung transfer namin sila dito. Ayan, medyo malawag-lawag na, kaya nakakalawag na sila guys. Ayan, tapos sino tayo gumamit ng pula na ilaw, yung 100 watts. So yan na, puting ilaw yung gamit natin. So ito yun sila guys, medyo relax-relax na sila kasi dito na sila sa ayan, fattening na corner. So start na tayo sa fattening, tapos tayo sa brooding. Iba nandito pa guys. Ayan, malaki na yung ating 9 days old, 300 to 400 grams na yan. Ayan na. Ayan guys, ano na yung iba. Ayan. So parang guys, update sa aming broiler chicks, 800 heads. This is already 2 weeks old or 14 days. Ayan guys, oh. So tog 600 grams na ito guys. 100 grams na 700 grams na. Ayan, grabe ang bilis ng development nila guys. So imagine just 14 days, ayan, 700 grams na. So almost 1 kilo na. Ayan, ang bilis ng lakas nilang kumain. Ayan, nandito yung iba guys. Ayan, nandoon yung iba guys. So yun ang natawag namin. Ayan, i-divided them into different blocks kasi punong-puno na talaga guys. Ayan, dito pa oh. Ayan guys, update sa aming broiler chicks, 17 days old na sila ngayon. Ayan, yun, ang lalaki na nila guys oh. Tingnan nyo ang pula-pula ng katawan nila. Indikasyonan, yan na napaka-healthy nila. Basta mapula yung katawan nila. Ayan, ayan oh. Medyo naiinit na sila kaya nga open namin yung trapal. Andun yung iba. Yan ang lalaki na talaga guys. Tapos kumain ito. Grabe. So yan, pinapainom namin sila ngayon ng vitamins kasi medyo stressful yung panahon. Andun yung iba. Andun pa yung iba ngayon guys. So 19 days old, tingnan nyo naman ang lalaki na guys. Oh, tag 1 kilo na yan. Oh, 1 kilo na yan. Yan, medyo puno-puno na yung aking cage. Tingnan nyo naman guys, oh, 19 days old pa lang yan. Yan, 300 grams, 1 kilo na yan guys. Tingnan nyo, oh. Yan, ang sila bang ginagawa, makain at saka matulog. Yan, oh. Yan, ang sarap tingnan. Yan, medyo punong-puno na yung aking mga cage. Andun pa guys, oh. Yan, pinapainom ni mama ng tubig.
kasi naubos na yung tubig, madali lang maubos kasi ang dami kasi nila guys. Ayan, grabe. Ayan, update tayo guys, 3 weeks old na po ito, or 21 days. Ayan, nag 1.2 kilos na po ating 21 days old, ang lalaki na. So May 14 mag harvest na po tayo. Ayan, medyo puno-puno na talaga guys. Ayan guys, oh, yun naman puno-puno na talaga yung ating cage kasi yun, malaki na talaga sila guys. So imagine just 21 days pa lang ito, malaki nila. Ayan o, oh, ang liskwain. Ayan, ayan, sabi tulog pa yung iba. So ayun guys, magandang araw, ang ganda ng blessings natin ngayon, ang gandang umaga. Ayan, at ito na yung ating 25 days old. Ayan guys, tag 1.4, 1.3, 1.5 kilos na po sila. So by May 14, mag-harvest na po tayo guys. So mag-start na po tayo ng harvest kasi malaki na talaga sila guys. So ayan, yung broiler cobs 500, 28 to 30 days, ayan, harvest na talaga yan. Yan yung tinatawag na 45 days na manok. Pero gi-upgrade na nila guys. So ngayon, tag ano na lang, tag 28 days na lang or 4 weeks maka-harvest ka na. Pero dito sa aking production ay 26 days pa lang po nag-harvest na po kami kasi malalaki na eh, may 1.5 kilo na. Ngayon ang ito yung nandito sa black na white black na ito. 1.4 1.5 na yung nandito. Ayan o, ayan yung manong guys, ang laki ng mga katawan nila. Ayan o, laki ng mga katawan nila. Kaya pinapakain na namin sila ngayon guys ng finisher at saka tubig na yung pinapainom namin. Ayan guys, andito pa. So ang bilis talaga ng development nila guys. Kaya nga, napakagandang blessings ang production namin ngayon. At saka kaunti lang talaga yung mortality rate namin po sa aming 800 heads. Namatay lang po kami ng 15 within 5 days doon sa brooding stage. Kaya nga, medyo sobrang liit po yung mortality rate natin. So pag maliit lang yung mortality rate natin, ibig sabihin medyo malaki din yung ating profit or return of investment. Kaya nga, so nakasalalay talaga guys sa management yung success ng broiler farming business. Yun naman sila guys, so pula-pula ng mga katawan nila. So indikasyon yan guys na sobrang healthy po nila. Ayan, sobrang healthy po ng mga manok namin. Kaya nga sa mga customers namin na bumibili, ano talaga yan, walang halong injection yan. Yung pinapakain namin, feeds lang talaga yan. Vitamins, tubig, ayan. Ayan yung aming pinapakain dito guys. Kaya walang halong, ano yan, chemical, walang halong ano yan yung katawan nila. Kaya nga, safe na safe at good quality meat po yung ating farming business dito. Ayan, so sa May 14 po yung harvest namin at saka ang May 16 second harvest, then May 18 hanggang May 19. Ayan, so hinahina lang po kami sa pag-harvest guys kasi kami lang din po yung nag-dress nito. Ipapakita ko sa inyo later on yung paano yung pag-dress namin, paano namin sila i-dress at paano yung tamang proseso yung pagtanggal ng mga laman loob. Ayan, paano yung tamang proseso ng pagkatay. So nandito guys, malaki na rin. So sobrang ganda po ng blessings na binigay ni Lord sa atin. Maraming salamat po. At maraming salamat din po sa mga sumubaybay sa aking vlogs, especially sa ating broiler farming. So pag gusto nyong mag broiler farming business po, you can message me po at tutulungan ko po kayo, especially sa mga baguhan, especially sa mga gustong magsimula ng business na ito, ay pwede po kami mag-supply sa inyo ng broiler chicks. At tulad po ng chicks na ginagamit ko dito, yan po yung supplier ko, ay galing po yan sa Cagayan de Oro City Hatchery. Ayan, at nagsusupply din po kami ng mga broiler chicks. So ayan, maraming salamat po sa panonood at ito po yung ating update for today. This video, 25 days old po at bukas, ika 26 days nila ay magha-harvest na po kami. Ayan na si Mama! Good morning, Mama!